Day. Ay, nako, napakasarap nito. Ang ulam natin. Ay, daw Tuesday pa kasi. Pag Friday daw sila nag-a-avoid ng pork. Sige, sige. Eto, ang ulam natin today. O, ano nga ba, hulaan ninyo. Baboy ito. Masarap, malinamnam, at puro dugo. Eh, yan na, alam nyo na. Dinugo ang baboy na may upo. May upo. Ngayon ako nakarinig na may upo. O dili naman ay papaya kung papaya? Walang upo. First sa aking pandinig yan ha. Okay. Dinuguan with upo. Actually, ako rin. Tsaka yung papaya. Diba? Akala ko tinola eh. Ano lasa niya tinola? Okay, go. Alamin na nga po natin mula sa ating kapamilya, mula sa, saan nga ba ito? Pangasinan pa. Urdaneta, Pangasinan pa. Ati B, ha? Live via phone. Hindi kakayanin ng zoom. Si Marjorie Tamondong. Makaway. Tama ba ako sa pagsabi ng pangalan mo, Marjorie? Hello, Marjorie. Hello, party line. Cross line. Hello, Margie. Hi. You're on air now. Hello, Margie. Hello po. Ayan, Margie. Hello. Narinig mo ba kami ni Ate B? Opo. Ayan. Sige. Okay, sige, Ate Bay. Yung version mo, bago sa pandinig namin ni Ate Bernadette mo, ha? Merong papaya at saka, kung hindi man papaya, eh, upo. Upo? Oo. Upo. Upo naman. Eh, paano mo na, paano mo na discover ito, be? Kasi po yung papa ko, ganun na rin po yung ano niya. Ah, kay papa. Oo, recipe niya. Ah, so kinagisnan mo na ganito ang mga sangkap ng inyong dinuguan. Opo. Oh, ano bang epekto pag may upo at saka may papaya bukod sa pandagdag ng dami? Mas maganda po kasi pag may gulay. Masustansya na. Masarap pa. Ano yung pandaya dahil puro dugo? Pandaya. Pambalanse ba yun? Daw, pambalanse. Para hindi masyado nakakagilty na dinugo ang ulam mo. Lagyan mo ng gulay. I wonder kung naka-cancel out yung ano. Yung alin? Yung sinfulness ng dinuguan. It doesn't cancel, I guess. But it lessens. Oo. At kasi may naidagdag kang kesa fiber. Puro. Kasi yung iba nilalagyan niya, chicharon pa eh. Diba? May topping pa ng chicharon. So ito, ang dinuguan? Nakakita na ako nun. Okay, fine. Oo. Pwede pala yun, ano, lagyan rin ng chicharon. So anyway, sige, masarap si ba ito? Si Marjorie. Marjorie. Para gusto kong matikman eh. Na-curious ako. Marjorie! Hello po. Marjorie, nasaan ka ba? Bakit di mo kami makita? Madinig. Andito po ako sa school. Ah, nasa school ka? Ba't, nag-aaral ka pa ba? O nag-tuturo? Ano po, kasi yung panganay ko. Ah, bantay. Okay, sige. Oo, yung bang anak mo na nasa daycare ngayon, eh, kumakain itong dinuguan mo? Opo, kumakain po. Talaga? Kasi hindi ko makita sa picture kung gaano kadami yung nilagay mong upo, no? Kasi puro dugo. Puro isang upo po. Uy, marami upo. Yun, ha? Ay, hindi, Ate B. Yung akala mo lang madami. Diba, pag, diba Marjorie, akala mo lang ang laki ng upo, pero pagka naluto, parang kukunti. Parang kukunti po kasi, ano, pero try ko nga. I can imagine, Tita Wine, so parang inaabsorb nung, Marjorie, tama ba? Parang inaabsorb nung upo yung, ano, yung flavor. Mm-hmm. So pagkagat mo, parang nice rin, ano? Parang na-imagine ko rin yung juiciness ng upo based on my tinola experience. So pagkagat mo, dugo. Tama ba yun? Parang ganun, ano? Tapos may asim din. Kumbaga lasang dinuguan talaga. Kumbaga absorb na absorb. Tama ba? Opo. Okay. Tapos ano ba yung purong, ano ba yun? Purong upo yun o kung marami bang baboy yan o parang toppings lang? 100 lang po na baboy. 100 pesos na baboy tapos maraming upo. Tapos isa pong upo. Ayan. Mas budget ba yan? Mas mura? Oo. 100 po na baboy, isang upo. Magkano yun? 125. Wow! Tapos yung dugo magkano?
Libre na po yung dugo. Ah, libre na? O, saan nakakabiling libre? Kaya naman pala. Kung pag parang pampalasin niya Tita Wines yung dugo, ano? Paano natin? Marjorie, paano ginagawa mo sa dugo? Kasi ang nanay ko, sabi niya malansa nga daw. Opo, malansa. So, paano ginagawa mo para matanggal yung lansa ng dugo? At saka, paano mo malalaman na presko ang dugo? Pag presko pa po yung dugo, pag fresh pa po siya, ano, malamig po siya. Tsaka, pag inaano ko po siya, pag diluluto ko, hindi siya malansa kasi binababad ko po muna sa suka bago po ihalo sa niluluto ko. Ah, binababad mo sa suka. Tapos sama na yung suka sa pagluto. Opo. O, edebe, buong dugo yun. Hindi po buong dugo. Pag nilagyan mo po ng suka, halu-haluin mo ng timidor, hindi na po siya magiging buo. Ah, okay. May ganyan. Kasi malansang-malansa ang dugo at ibig pag hindi ka marunong mag-handle. Tapos pagka hindi na natanggal yung lansa, hindi na handle ng mabuti, malalasahan mo yun sa bibig mo. Ah. So, diba? Malalasahan mo. Anong lasa, Marjorie, pagka hindi nababad sa suka yung ano, yung dugo? Malansa. Parang basta yung that's not good in the mouth. Siguro magaling magluto yung mga nasusubukan ko kasi parang nasasarapan naman ako sa dinuguan. Tsaka kailangan po ng maraming luya para hindi malansa. Yon, maraming luya. Ah, sige, step by step mo nga kasi turmot. Meron tayo, wag naman tayo hanggang 12 o'clock. Kasi o nga pala time is up na ano. Time is up na pala. Saan makikita yung recipe mo? Po. Naka-post ba yun sa FB mo? Opo. Sige nga, saan? Para naman magaya ng ating mga viewers. O ito ha, ang maganda, pwede daw sa bata, kinakain ng kanyang anak sa daycare. O, di ba, malinamnam, gulay. O, hindi lang kita yung gulay. Siguro kaya nauuto yung bata kasi hindi kita yung gulay. Kasi lasan dinuguan na rin kasi. Sabi niya mukhang tama nga, no? Tama ba yun, Marjorie? Opo. Di ba? Saan ang FB page mo, girl? Marjorie Makaway po. Marjorie Makaway. Alam niyo, try niyo, 'di ba? Magandang subukan. Ako parang feeling ko interesting siya. Ako may gustong batiin si Marjorie. Shout out. Oo. Shout out ka ba, Marjorie? Sige po. Sige, go. Shout out po sa asawa kong nagtatrabaho doon sa bayan po. Sa bayan. Tapos yung mga kamag-anak ko po doon sa Maynila. Sino sila? Mga uncle ko po. Ayan. Sila Dayong, sila Pinong, sila Balen. Ayan. Oh, yan lang po. Okay, sige. Maraming salamat sa sharing mo, Marjorie.